Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Once again, ito na naman po ang inyong lingkod, si Pastor John, na magpaparating po sa inyo ng isang mensahe ngayong hapon na makapagdudulot po sa atin ng pananampalataya, pagtitiwala, direksyon, kaliwanagan, at mga bagay-bagay na pwede po nating i-apply sa ating mga buhay, lalong-lalo na po sa panahong ito. So greetings po bago po tayo mag-umpisa sa ating pong mga kapatiran sa UAE. Of course, ito pong message po na ito ay makakarating po dyan sa Dubai, sa Abu Dhabi, at sa Sharjah, at gayon din po sa ating mga kapatiran dito po sa Canada, sa Toronto, sa Brampton, and of course sa ating mga kapatiran sa Mississauga. And also we have brethren from New Brunswick. Wow. Hallelujah. At syempre meron po tayo mga kapatiran sa Spain. Sila rin po ay makikinig ng ating online service ngayong hapon. So ako po ay natutuwa dahil muli binigyan po niya tayo ng pagkakataon na makarinig ng mga anointed na messages. And this afternoon, I have prepared a message for you. No, but before that, I just want you to click the like page and the subscribe page sa ating pong ating pong YouTube channel, no, sa church po natin, at makikita rin po ninyo ang aking personal na YouTube channel kung saan po tayo po ay makaka-receive ng mga notifications at mga updates sa mga videos po na ina-upload po natin. No, lalong-lalo na po ngayon sa lockdown, no, we need to be encouraged, we need to be informed, and we need to be feed spiritually. Dapat tayo po ay nafe-feed spiritually. Nang sa ganun po ay makapaghanda po tayo, dahil sabi nga ng Bible, no, nowadays ang days po natin ngayon ay evil. Amen. So we need to redeem the time. That's according to Ephesians chapter 5. So ngayong hapon, no, ay magsishare po ako sa inyo ng isang series. At ito pong series na ito ay may tatlong parte, no? At ito po ay ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa end times. Yan, kaya nga po humingi po tayo ng pagbabalot ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Nang sa ganon, no, hindi po makapenetrate ang kaaway dito. So, habang nagsishare po ako, no, habang kayo po ay nakikinig dyan sa YouTube or sa inyong Facebook, no, pwede po kayong mag-shout out, pwede po kayong mag-say ng amen, no, magsabi po kayo ng praise God, glory to God, keep on pastor, no, kahit na po tayo ay online, no, nai-encourage po kami na at least kahit hindi pa namin nababasa, no, mamaya after the preaching po ay mababasa ko po ang inyong mga respond. Wow, nakaka-encourage, nakakatuwa. Amen ba? At saka isa pa, no, para tayo po ay nagre-respond po sa message ng Panginoon. Just like tayo po ay nag-church na rin. Ano? No? Kaya let's pray na makabalik na po ang ating simbahan, physical church. Pero ganun pa man, meron po tayong virtual church na kung saan tayo po yung mga kasamba, tayo po yung mga karinig ng salita ng Panginoon. So, babalikan ko po yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung topic po natin patungkol sa end times. So, itong end times po na ito is called eschatology. So, this is the study of end times. And this is so popular but notoriously difficult area of Christian doctrine or theology. Kaya nga marami pong mga nangangahas na magturo nito, ngunit, no, maari po nilang masabi na hindi sapat ang kanilang nalaman. At ako din po, no, ito pong aking i-share sa inyo ngayong hapon ay hindi dahil sa ako scholar dito, kundi ito po ay collective ideas
At ito po ay ayon din sa aking pag-aaral. At I do believe na kayo po ay mapagpapala. So this is a 3-part series. Amen? So ang part 1 po ay pag-aralan po natin yung signs of His coming. No? And second part, ang ating pag-aralan ay patungkol sa rapture. Yan. And then the last is the tribulation period. Yan po yung tatlong part ng ating series na ito. Kaya I'm excited to share to you, no? Ngayon, itong topic na ito, bagamat ito po ay very popular, pero it's difficult. Mahirap po ito na i-share. Kaya nga adamant po ako na mag-share sa inyo, no? Pero dahil sa hinihingi po ng panahon, kinakailangan po nating malaman ito at nang sa ganun mawala ho yung takot natin. So the purpose of this message is for us to remove all our fears. No? Kasi nga ang fear na natutolerate po is fear contaminated or faith contaminated. Kapag yung fear po ay natolerate po sa buhay natin, no, yung faith na kukontaminate. Amen. That's why, no, samahan po tayo ng Diyos, kasihan po tayo ng Panginoon, at hingin po natin ang kanyang wisdom, knowledge, and understanding. Amen. So now, I would like to lead you into a prayer first. Let's bow down our heads. Father, we thank you, God, for everything that you have given to us today. And Lord, the opportunity to share your word. And Lord, that we are now healthy, we are now well as we listen to this message. And Father, I pray that you will cover us with your precious blood, as well as our loved ones, Lord, wherever they are. Lord, and I pray that your angels, to Lord, be with us, protect us from all the wiles and plans and schemes of the evil one. At samahan po ninyo ang bawat isa na makareceive po nito, Panginoon, at magbubunga po ito sa kanila ng pananampalataya at mawawala ang kanilang mga takot. Salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral lang yung salita, at lahat po ng papuri pagsamba ay kayo lamang po ang pwedeng tumanggap nito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Magsabi kayo ng Amen. Amen. So umpisa na po natin. Marami po tayong pag-uusapan. No? Now, if you look around us and consider what is happening in the world today, we cannot help but ask, what in the world is going to happen? Ano na kayang mangyayari sa mundong ito? Mag-end na ba ito? No? We can watch the news about coronavirus until now. Ay mayroon pa rin ang effects po nito, no? At marami pa rin mga cases, marami pa rin pong namamatay, marami pa rin pong mga nahahawaan ng sakit na ito. Kaya nga ang mga tanong po ng karamihan ay, is this the end? Ito na ba ang wakas? No? Ito na ba ang end of the world? Now, there are methods na ginagamit po ng tao for answering this $1 million question. No? When is the end of the world? Kailan mag-i-end? No? Ang mundo, ang sanlibutan. Amen? Kailan darating si Kristo? Kailan susulpot ang Antikristo? No? Sino ba ang Antikristo? Sino ba yung the beast or the false Christ na tinatawag? At siya po yung magtatatak ng mark, na kung saan ang tawag dito ay mark of the beast. So, very informative and timely po itong isishare ko sa inyo. Kaya nga, fasten your seatbelt and open your notes and intercede for me as well. Para nang sa ganon ay kung ano yung mga sinasabi lamang ng Panginoon, yun ang aking masasabi. Amen ba, mga kapatid? So, number one method para masagot nila itong mga tanong na ito, minsan ay may mga sumasangguni sa tinatawag nating superstitious beliefs. So, ito po yung mga gumagamit na mga tao ng fortune telling. So, kung inyo pong nalaman noon, may mga
haka-haka na 2012 ay end of the world na. At noon din may mga predictions na year 2000 is millennium bug, that's the end of the world. Pero lahat po yan ay hindi naman naganap dahil lang sabi ng Bible, walang nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesus. Amen? So nandiyan ang mga Mayan predictions. Yun. So may mga iba pang mga nagsasabi, sila'y propeta at ito nga yung araw ng doomsday. No? Marami pong mga doomsday prophet, marami pong mga fortune tellers. Ngunit, no? According po sa pag-aaral, 5% lamang po ang correct. So ibig sabihin 95% out of this superstitious beliefs and predictions from sources, other sources than God, amen, is 95% wrong. Amen? Eh, ang dami-dami ngayong nagbabasa ng horoscope, tapos sumasangguni sa bolang kristal, ang daming nagpapahula, at kung ano-ano pang mga superstitious beliefs. Pero unfortunately, ito po ay 95% wrong. No? Pangalawang approach, nandiyan din po yung tinatawag nating futuristic approach or scientific research approach. No? May mga nakapagsasabi na sa 2040 daw mag-e-end na ang world dahil nga ano, natutunaw ng iceberg, tapos ang ozone layer manipis na, and then may prediction pa sila na darating po yung isang napakalaking meteorite na tatama sa mundo at sasabog ang buong mundo at mag-e-end of the world. Amen. Amen. So, marami pong mga sinasabi po ang siyensa about this, no? Pero according to study again, it is just 25% accurate. So ibig sabihin 75% correct. I mean wrong. No? 75% na hindi ito mangyayari. No? Kasi nga scientific basis lang po nila. No? At ang pangatlo, ito po yung the most neglected method. Ito po yung biblical approach or biblical method. No? Did you know that 31,124 verses in the Bible, in the whole of the Bible, is all about end times? So napakadami pong verses. No? Kaya nga, karamihan po doon na mga verses ay nagkatotoo na. Nagganap na, nangyari na, at yung iba'y nangyayari na. At syempre, dahil ito'y mga nangyari na at mga nangyayari na ngayon, ay mayroon pong possibility. At hindi lamang possibility, dahil tayo po'y mga Kristiyano, this is 100% sure that it will take place. Just like the return of the Lord Jesus Christ, amen, and the rapture, at ito po yung signs of the age, ngayon nangyayari na po yan, i-discuss po natin yan, dyan po tayo mag-i-start. And then the seven-year tribulation period at yung future earth. Amen? At yung talagang muling pagdating o muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus dito to establish His earthly kingdom. Okay. So, pag-aralan po natin ito ngayon. Amen? Na yung second coming of the Lord Jesus Christ. So, may dalawang phases po yan. Una, yung rapture. Sulat po ninyo. Pangalawa is the second coming of the Lord Himself going down here on earth. No? Kasi yung rapture at saka second coming, magkaiba po yan. No? Ang second coming, Jesus Christ will meet up in the air. So, hindi pa talaga siya physically na dadapo sa lupa. Amen? I-meet up po niya tayo at mauuna po yung mga dead in Christ at susunod po tayong mga buhay pa at tayo po yung makakasama natin ang ating Panginoong Jesus forever. So yan po yung rapture. Yung snatching of Christians here on earth. Amen?
problems, mayroon pong heart problems, mayroon pong rayuma, at kung ano-ano pang karamdaman, lahat po yan pagagalingin ng Panginoon, lahat po yan i-restore ni Lord, and you will be healthy, well, tall, beautiful, handsome. Amen. Kaya kapatid, sabi mo sa iyong katabi, may pag-asa ka pa. Yang mukhang yan, may pag-asa pa. Amen. Amen. So, yan po yung rapture. Are you still with me? Kaya next week po natin yan, detalyehin. At nang sa ganon, no, ay, tayo pong lahat ay maunawaan po talaga natin kung ano po ang mga bagay-bagay na yan. Amen. So, ang muling pagbalik, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang muling pagdating. Dapat mamuhay po tayo sa ganyang kaisipan na nag-i-expect na anytime Jesus Christ will return. That anytime Jesus Christ will get us from this world. Amen? Amen? That will happen very, very soon. Anytime, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, pwedeng next month, pwedeng next year, pwedeng after 5 years, after 10 years, we don't know. Only God knows. Amen. But we need first to know the signs before Jesus Christ will come, before Jesus Christ will rapture us. Are you still with me? Kaya nga meron isang kwento, no, isang banyagang pastor ang pumunta sa Pilipinas sa isang tribo. No, mahirap ang English doon, hindi nila maunawaan, kaya nangailangan siya ng interpreter para isalin po yung mga sasabihin niya sa Tagalog. So habang siya po ay nagpe-preach ng end times, so tahimik po yung mga tao, at biglang sinabi po niya, "Brothers and sisters, Jesus is coming soon." Sabi po nung interpreter, "Mga kapatid, mga kapatiran, no, ang Panginoong Jesus ay muling babalik. And when he comes," sabi ng pastor na Amerikano, "at pag siya'y dumating, nobody knows." Walang katawan, wala rin siyang ilong. Nagtawanan po ang mga tao. Amen. Eh kasi nga, wala daw katawan, walang ilong. Are you still with me? No? Imbis na mag-repent mga taong ito, sabi ng pastor, "Why are they laughing? No? Why are they having fun with my preaching? Is it wrong? What I'm telling you is the truth from the Bible." Kaya nga parang ngayon, no? No, nagtatawanan ng mga tao, hindi sila nagsisisi, enjoy pa rin, no? Nawala ang lockdown, tuloy pa rin ang shopping, tuloy pa rin ang dera, tuloy pa rin ang seksaye, tuloy pa rin ang trabaho. Amen. There's no sense of His second coming. Amen. So there's another story. It's all about a man walking, at habang naglalakad po itong mamang ito, mayroon pong isang lalaki na nagtanong sa kanya, no? At sabi niya, "Man, what is the worst problem in the world today?" No? At ang sagot niya, no? Sabi po ng mamang naglalakad, "I don't know and I don't care." Amen? At ang sabi po ng mamang nagtanong, "That's the right answer. I don't know and I don't care. Hindi ko alam kung ano nangyayari and I don't care. Eh malay ko, wala akong pakialam ko sa mga nangyayari ngayon." Kapatid, may pakialam ka. Kasi Kristiyano ka, mananampalataya ka ni Kristo, kailangan mong malaman. You should understand the times and seasons, because ignorance and indifference, no, is the most worst enemy of a Christian. Yung ignorance at saka yung indifference. Amen? So we cannot afford to be ignorant today. We cannot afford to be indifferent today. We should be a person that really care. We should be a person that really know about end times. Amen? Amen. Now, we will learn about the Lord's coming. So Jesus Christ may come back at any moment. So bago po natin pag-aralan 'yan, no, unahin muna natin yung signs of his return. So makikita po ninyo ang mga verses diyan, makikita po ninyo ang mga
ano po natin, mga reference natin, nang sa ganun tayo pong lahat ay makakasunod. Okay? So, ang ating text po ay from Matthew chapter 24, verse 3 to 14. So, babasahin ko po sa inyo yan, unti-unti, isa-isahin po natin, nang sa ganun ay maunawaan po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Sa Matthew chapter 24, verse 3. Okay? Verse 3. Matthew chapter 24, verse 3. Sabi niya, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, 'Tell us, when will these things be?'" So mga disciple nagtanong, hindi lang pala tayo mga nagtatanong ngayon, kundi pati ang mga disciples noon tinanong na nila ito. At tinanong na nila kay Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga na malaman po natin ito in the light of His Word, in His presence. So, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" So, dito tinanong po ng mga disciple kung ano yung signs ng kanyang muling pagbabalik at kung kailan at ano ba yung signs na mag-end na ang age. Okay? So, ito na. Number one, this is the sign of His coming. Before His coming. Okay? Sabi po ng Bible, sa verse 4, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many." So una, mga kapatid, na signs na malapit na nga talaga siyang dumating ay marami pong mga deceivers of the faith. Marami pong manlilinlang. Marami pong mag-mislead ng tao. Marami pong mga magdi-deceive at magkukonfuse ng mga tao. And primarily, these people are saying that they are the Messiah. That they are the Christ. Sila daw ay mga Kristo. So, ako po nag-aral according to Wikipedia. Meron po tayong almost 42. Tama po ba ako? 42 people who claim that they are Jesus Christ. 42 people, ang nagsabi na sila daw ay si Jesus. No? Dalawa po nung 18th century. Merong 6 nung 19th century at may 28 nung 20th century. At ngayon po, uncounting, may 6 na pong nagsasabi ngayong 21st century that they are Christ. At nangunguna nga dyan ang ating pambato, walang iba kundi si Apollo Quiboloy. Apollo Quiboloy is the founder of the leader of Philippine-based Restorationist Church. Or ang pangalan po nila ay the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Noong una sinabi niya na siya daw ang Kristo. Then sinabi niya na siya'y muling babalik. So, bumalik nga siya through helicopter. Doon po sa Davao, at ang Davao po daw ay New Jerusalem. And then, ang sabi niya, siya daw po ay inappoint as the Father. Siya na daw ay Father. And then, lately lang nasabi niya na He owns the universe. Amen? I don't know kung anong nakain po nito, anong nalunok nito, anong pong naisip po nito. No? At sinasabi niya na siya na daw ay Diyos. So, isa pa. No? Si Hassan Mizarsi, isang former politician and member of parliament in the Republic of Turkey. No? He was expelled from the welfare party and imprisoned for the extreme view against secularism. And he claimed to be a prophet, the Messiah, and Jesus after his imprisonment. Oh, makikita nyo rin sa picture si Alan John Miller. Oh, galing po siya ng Jehovah's Witness. Isa po siyang elder dito. And current leader of Australia-based Divine Truth Movement. So si Miller, he claims to be Jesus Christ.
no? Reincarnated with others in the 20th century to spread messages that he calls the divine truth. He delivers these messages in seminars, various forms of media, along with his current partner, Mary Susan Locke, who identifies herself as the returned Mary Magdalene. Yung kanya daw asawa o yung kanyang partner na si Mary Susan Locke ay isa daw parang reincarnation ni Mary Magdalene. Grabe ang deception, ano po? Pero makikita ninyo, itong mga taong ito, no, na sinasabi nilang sila si Jesus Christ, may mga followers. Why? Because that is the sign of the age. That is the sign of the end of the age, that Jesus Christ really is coming. Sinabi niya na po ito, na maraming magpapanggap na sila ay Christ. So isa pa po, si David Shaler. Si David Shaler ay dating MI5 agent. Wow, para siyang ano ah, James Bond. And whistleblower who in the summer of 2007 proclaimed himself to be the Messiah. He has released a series of videos on YouTube. Mababasa niyo at makikita niyo siya sa YouTube. Claiming to be Jesus, although he has no built up any noticeable following since his claims. So wala pa po siyang ipinakitang mga followers niya. Pero sinasabi niya na siya po ay Jesus. Isa pa po, si Maurice Clemons, an American felon responsible for the 2009 murder of 4 police officers in Washington State, referred to himself in May 20, 2009 as Jesus. Isa pa, si Oscar Ramiro Ortega Hernandez. No? In November 2011, he fired 9 shots with a Romanian Cougar SA semi-automatic rifle at the White House in Washington, D.C., believing himself to be Jesus Christ. And he was sent to kill U.S. President Barack Obama, whom he believed to be the Antichrist. Grabe, ano? So itong mga taong ito, they claim to be Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ said that there will be a time before my coming that many people will say they are the Christ. And they will deceive many. Kaya pala. So number two signs. Disaster on earth. So una, deceivers in faith. Pangalawa, disasters on earth. Matthew chapter 24 verse 6 to 7. And you will hear of wars, rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. So, look at what happened right now. Amen? In the past, mayroon na po tayong dalawang world war. World War I, World War II. No? At nagkaroon din po tayo ng mga rumors of war maraming beses na, at kamakailan lamang nung January ata nung 2020 year na to, no? Ay mayroon pong alingas-ngas na magigera nga daw ang Iran at Amerika, at kasama po ang iba't ibang bansa sa paligid po ng Middle East. So nakakatakot, ano? Pero kasi nga ito ay rumors of war. At ang nakakatakot dito, no, lahat po yung mga yan na bansa ay mayroon na pong mga nuclear bomb na anywhere at anytime kapag pinindot lamang yon ng kung sino mang may control nun ay pwedeng sumabog ang isang bansa. Because there's a rumors of war and there are wars that will happen. Amen? At ang sabi rin po ng Bible na mayroon pong mga famines, yung taggutom. So, nabalitaan nyo na po ba yung balang na sumisira ng maraming mga halaman dyan sa Africa? And somewhere in Middle East? No? Maraming nagugutom hanggang ngayon. No? Ay nararanasan po yan ng mundo. Maraming mga batang nagugutom sa Somalia, sa Africa, and anywhere, sa India. Amen. At ang sabi rin ng Bible, there will be pestilences. So ito na po yung pestilence, outbreak of virus. So bago nagkaroon ng coronavirus, nagkaroon po tayo ng tinatawag nating bubonic plague noong 1900s. At after that, no, may H1N1, Ebola, at yung SARS, at ito nga, no, ay coronavirus. Kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ho ito. Mayroon pang mas matindi na darating. Pag-aralan po natin yan, no, sa mga susunod na Friday.
no, yung tinatawag po nating seven bowls of judgment. Nandun po yon after na tayo po ay na-rapture na. No, habang narito pa po tayo, mga mild lang po ito, mga ang tawag po dito ay birth pains lamang. Amen. So isa pa yung mayroon pong earthquakes, ang sabi ng Bible, mga pagyanig, napakarami na pong mga earthquakes ang natala, no? Marami pong bansa ang naapektuhan ng mga ganitong pagyanig. At hindi lang yon, habang tumatagal, palakas ng palakas ng palakas ang pagyanig. Naalala ko tuloy nung ako po ay grade 5 elementary school student or pupil. At doon po ako nakaranas ng matindi, no? Naranasan ko po yung earthquake noong araw na para kang talagang niyuyugyug sa iyong higaan. Amen? At marami pong naapektuhan sa Baguio City, may mga gumuhong mga gusali, may mga namatay, hindi lang konti, madaming namatay during that earthquake. Amen? At hindi lamang po mga earthquakes ang ma-experience natin, no? Kundi mga tsunamis. Tingnan nyo yung mga nung isang last year ba yon o mga nakaraang taon na mayroong napakalaking alon ang halos kainin ang buong building. Why? Diyan sa Japan, pagka lumindol, of course, mayroong reaction yan. So yung alon ay lalaki, no? At talagang makapanira ng napakaraming mga establishmento, pati mga kotse, pati mga eroplano, kaya niyang pagsamasamahin sa iisang lugar. Ganyang katindi, ganyang kalakas sa mga tsunami na yan, no? Eh, na-prophesy na po yan eh, noong araw na marami pong mga disaster ang darating. Amen? Amen? So, mga tsunaming mga malalaki, kapag maliit naman, ang tawag ay tsunano. Are you still with me? Amen? So, hindi lamang po yung mga bulkang sumasabog. Ayan. So, kailan lang tayo nakaranas sa Pilipinas na yung ating bulkan ay sumabog? Yung Taal Volcano. Amen? Why? Because we will experience this. These are the birth pains. These are the signs of His coming. Amen? And there will be riots all over the world. Ngayon, no, sa Minnesota, mayroon pong isang black American na napatay po ng isang white American na police. At nag-cause po, nag-steer po ito ng national protest. No, napakagulo. Napaka punong-puno ng turmoil at disorder ang sanlibutan. Why? Because this is already prophesied. This was already said by our master, by our Lord. And this is the beginning of the sorrows. Just like kinumpir po ang mga signs na ito, katulad po ng isang manganganak na. So, birth pains. No, tinan mo ang isang babae habang siya ay palapit ng palapit sa kanyang panganganak, patindi ng patindi yung contraction na na-experience niya. Why? Kasi malapit nang lumabas yung bata. At yung pinaka matindi doon ay yung paglumabas na ho yung baby, yun ang pinakamasakit. Amen? Hindi ko naman na-experience yan, pero yung aking asawa, habang nakikita ko sa kanya, no, na siya'y nahihirapan, parang sinasabi ko, Lord, tama na. Nung pangatlong baby namin, Lord, tama na. Pero nung pang-apat, Lord, tama na. At yung pang-lima, tama na talaga. Amen? Why? Kasi yung birth pains. So, inihalin tulad po ng Panginoon yung birth pains ng isang babaeng manganganak sa ating mga na-experience ngayon. Okay, number three signs of His coming. Deserters will be in the church. Okay? Deserters of Christians. Ang sabi po niya rito sa verse 9, no? Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures at the end will be saved. So they will hate you because you are a Christian. They will say to you, because you are standing in the truth of God, of His word, no? Ay, sasabihin nila sa iyo, hater ka.
because you are standing against the immorality, abortion, amen, against gay marriage. So dahil ikaw ay tumatayo as a Christian, you have the fear of the Lord, ayaw mo yung mga yon, at you want na ito ay hindi magpatuloy, itong mga kasama na to, but they will hate you. These people will hate you. And these people will kill you. Itong mga taong ito, no, ay ipipersecute ka. Why? Because you are a Christian. You are a believer of the Lord Jesus Christ. You love the Word of God. You want to stand in the truth. Kaya itong hindi natin maiiwasan eh, ang persecution. Because those who want to live godly life here in this world will suffer persecution. Amen. Amen. Today, according to study, there are 160,000 men and women who are killed because of their faith. Every year po for the past decade. Every year, grabe, 160,000 ang pinapatay. Sa India, marami pong napapatay, nasusunog ng buhay. No, mayroon pong tatlong mag-aama doon na nasunog po because of their faith. Sinunog po sila ng mga tao doon. No, mayroon pong inahang somewhere in Iran because of their faith. In Iraq, because of their faith. Why? Because these people wants to kill you because of your faith in the Lord Jesus Christ. And not only that, according to the Bible, marami rin daw ang aalis sa pananampalataya. Go to Netflix today, panoorin mo yung American Gospel, makikita mo doon kung paano nakurap maging ang ating simbahan. No? Prosperity Gospel entered the church and a lot of people who profess they are preachers, they are Christians right now na na-abuse po yung Christianity at hindi nila na ipipreach yung totoong gospel. Amen? Why? Because the Bible said in Revelations that we are now in the Laodicean church era. Ang church po natin ngayon ay nasa Laodicean church era. Na kung saan ang sabi ng Panginoong Jesus, this church is the lukewarm church. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, kaya ikaw'y maligamgam, isusuka kita. Because you are lukewarm. Our church right now is lukewarm. That's why we need revival. And this pandemic, this coronavirus, iisa lamang ang mensahe niya sa ating lahat na mga mananampalataya ni Kristo. Kailangan mabalik yung apoy natin. Kailangan mabalik yung ating unang pag-ibig kay Jesus. Yung ating zeal sa ating Panginoon. Yung ating pagmamahal sa Diyos. Kailangan ng revival in the land. And first to revive is for the believers, for the Christians. Kaya kailangan po, alam nyo ba na napakaraming umaalis sa pananampalataya ngayon? Mga kabataan na instead na sila'y nananampalataya kay Kristo because of their parents, no? Nawawala po sila sa faith nila. Why? A lot of PK, pastor's kids, right now, they are, you know, leaving their faith. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, yung isang singer na iniwan po ang kanyang pagiging Kristiyano for the sake of fame. No? Amen? For the sake of money, for the sake of Hollywood. Si Katy Perry, isang halimbawa po ng isang PK, pastor's kids, na ngayon ay worldly, kung magsuot talagang plunging neckline at kung gumawa siya ng mga MTV niya, talaga namang grabe. Amen? Malasua. No? Why? Because a lot of people right now are living the true faith. Because there are few people, true Christians, na nagiging magandang halimbawa sa mga taong ito, lalo na po sa mga kabataan natin ngayon. Kaya parents, it's high time to show the true Christianity first to your kids, to your family, to your wife, to your husband. Ipakita mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Why? Kasi habang tumatagal ang generation na to, habang dumadami, no, ang mga nabubuhay, pinapanganak ngayon, kapatid, padami ng padami ang nawawala kay Kristo. Padami ng padami rin ang mga tumataliwas sa kanilang pananampalataya. Dapat, mga kapatid, habang tayo'y dumadami ang population sa buong mundo, dumadami rin ang mga mananampalataya ni Kristo. Are you still with me?
lukewarm church. Okay, number 4. Ito na po yung last. And this gospel, verse 14, of the kingdom will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come. And then Jesus Christ will come. And then the rapture will take place. Wow. It's powerful. Kaya nga ho, alam nyo, nangyayari ngayon, patikim na to eh. We don't know, maybe this is it. Ito na yun, yung binobroadcast ang gospel in all the world. The gospel is being preached through multimedia, through social media, through internet, through Facebook Live, through Zoom. Na ipapangar na lahat ng mga pastor ngayon naka-live na every Sunday, every Friday. Hallelujah. Kaya nga dapat pag-iibayuhin natin, pagbutihin natin ang ating mga ginagawa dito sa live, sa YouTube, no? Gawin po nating appealing sa tao, at hindi lamang po dapat tayong nanuno, dapat sinishare po natin itong mga ganitong mensahe para ang mga loved ones po natin nakaka-receive at may opportunity po silang tanggapin si Jesus Christ. Why? Because the Bible said the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Amen. You know what? God is very patient towards all. Especially those who are Christians right now. Napaka-patient po niya. Hinihintay po niya tayo na mag-reach out ng ibang tao. Eh, Pastor, paano naman tayo mag-reach out kung maraming mga Kristiyano ngayon na Kristiyano lang sila sa bibig? No? Kristiyano lang sila sa nguso, wala sa puso. Kristiyano lang sila sa bibig, wala sa pag-ibig. Wala sa puso. Kaya ngayong panahong ito, may mga bagay-bagay na dapat na tayong ihinto. May mga bagay-bagay na dapat nang hindi natin ipagpatuloy ito. At tayo ay upang maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi muli na ho siyang babalik. These are the signs of the end times. These are the birth pains. Muli siyang babalik, malapit na. Kaya magbago na po tayo. Ayusin na po natin ang ating mga buhay. May mga area sa ating mga buhay na mga nadidimlan pa. Kailangan ng maliwanagan ni Kristo. Kailangan yung glory niya mag-shine na sa atin. Why? Because this is the time. Huwag nating sabihin, Pastor, huwag kang mag-alala, marami pa tayong time. No! Our time is very limited. Our time is very slim. We don't know when. And we don't know kung nasaan na po ang 2020 sa end times. Yan, pag-aaralan din po natin yan. Titingnan po natin yung mga kasunod po nito. May mga kasunod pang mga verses ito eh. At pupunta rin po tayo sa Thessalonians next week. Pag-aaralan po natin yan. No? Nang sa ganun, maunawaan po natin itong end times na to. So, are you a promoter of the gospel? Or hindrance or the furtherance of the gospel? Yan ang tanong ko. Ikaw po ba ay promoter? Ikaw ba ay nagpo-promote ng gospel? Eh paano kung dumating si Jesus Christ? Eh yung mahal mo sa buhay, hindi nakakilala. Eh yung kaibigan mo, ka-office mate mo, hindi nakakilala. Papayag ka ba? Papayag ba tayo na tayo lang ang makikiharap kay Jesus sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang rapture? Payag ka ba na ikaw lang ang makakarating sa langit samantalang maraming pang nangangailangan kay Kristo? Tandaan mo to, ang buhay mo'y mahalaga. You are a writing gospel, a chapter each day by deeds that you do, what that you do by words that you say. Men read what you write, whether faithless or true. Say what is the gospel according to you. Kaya nga daw ang buhay po natin, nakuha ko po ito, no? Isang tula mula sa isang pastor din. Men, sabi ko nga sa inyo, itong aking ipipreach ngayon ay mula sa mga different sources. At syempre, sa salita ng Diyos na ating pong final authority. We are the writing of a gospel. We are the walking epistle. Ang buhay natin. Kaya nga kung ang buhay natin ay hindi nagre-reflect ng glory ng Lord,
mga kapatid. What if Jesus Christ will come today? Is there anything that you are, is there something will you be ashamed of? Kapag dumating si Jesus Christ ngayon, anong klaseng pamumuhay ang dapat ipamuhay natin? Meron ka bang dapat ikahiya ngayon? Pag siya'y dumating, meron ka bang ikinahihiya sa Panginoon? Lord, naihiya po ako. Halika, halika, halika. Makikita ko lahat ng iyong ginawa. Kasi after the rapture that will take place, tayo po iharap sa judgment seat of Christ. Kung saan ilalagay po ni Lord sa isang napakalaking screen kung ano yung mga bagay-bagay na ginawa natin while we're still here on earth. Kaya nga time is running out. Amen. We need to use this time to really, you know, check our lives. Are we ready? Because Jesus Christ is saying, I am ready to come. Amen. I am ready to come. Amen. And the next question is of the Lord Jesus Christ, are you ready for His coming? Jesus said, I am ready to come. Amen? At ang next question niya is, are you ready for my coming? Oh, matindi yung question na yun, ano? Amen? Handa na po ba tayo sa muli niyang pagbabalik? Bago po ako magtapos, isishare ko po muna ito sa Titus chapter 2, verse 11, verse 13, and then we will pray. For the grace of God that brings salvation, Titus chapter 2, verse 11, up to verse 13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, let us deny ungodliness. Sabi nila yung grace ni God para daw pag nagkasala tayo, may gagamitin tayo yung grace ni Lord. Lord, nagkasala po ako, pasensya na po, patawarin niyo po ako. I need your grace para ako'y patawarin sa lahat ng aking kasalanan. Amen. That is not the true grace of God. The true grace of God is the power of the Lord for you to live and to deny ungodliness and worldly lust. Maraming mga bagay-bagay sa mundong ito na pwedeng makapag layo sa atin sa Panginoon at makapagbigay sa atin ng tinatawag na worldly lust. Yung paglalast o paghahangad ng mga material things, paghahangad ng mga power, fame, paghahangad ng money, gold, and etc. Sabi nga ni Jesus Christ, aanhin mo ang lahat ng ito, ariin mo man ang sanlibutan, ngunit ang iyong kaluluwa naman ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Are you still with me? Sabi niya, we should live soberly, righteously, and godly. Dapat tayo mabuhay ng sober, righteous, and godly in this present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Looking for the appearing, our blessed hope, for our great God and Savior, Jesus Christ. Ulitin ko pong tanong, handa ka na ba sa kanyang muling pagbabalik? Kasi siya'y handang-handa na sa kanyang pagparito dito upang tayo kunin. First, ang mga namatay kay Kristo. Second, tayo mga buhay ay kasama niya sa rapture. Gusto mo bang sumama? Amen. Kung ikaw ay Kristiyano at parang ang buhay mo, no, ay hindi tuwid, wala kang katuwiran sa iyong buhay, ay hindi ka makapamuhay ng tama, walang kabanalan, although tinanggap mo na si Kristo, ngunit may struggle ka sa kasalanan. Amen. This is your time to repent. Amen. Kung ikaw naman po ay isa ng matagal na Kristiyano at sa sobrang tagal mo, ang tagal-tagal mo na sa loob ng simbahan, ngunit wala ka pang nagagawa sa kanyang kaharian, it is time to do something else, to do something good for the kingdom of God, for the furtherance of the gospel. Amen. Ikaw ba'y mayaman, maraming pera, ariin mo man ang sanlibutan, sabi ng Panginoon, ngunit ang iyong kaluluwa
ay mapupunta naman sa hell. Kaya nga, hindi ko sinasabing bigay mo sa amin yung pera mo. But sinasabi ko ito sa iyo para ma-realize mo na walang kwentang pera. Parang ito, ngayong COVID-19. No? Walang kwenta ang mga material things. Why? Kasi anong gagawin mo? Marami kang pera, di ka naman makabili. Hindi ka naman makalabas. Hindi mo naman ma-enjoy. Hindi ka makapunta ng mall. Hindi ka makapunta ng city center. No? Hindi ka makapunta ng Dubai Mall para makapanood ka ng mga fountains at para kay malibang naman. So, anong kwenta ng pera mo? Amen. Amen. Are you still with me? Kaya nga, mas importante talaga na ikaw ma-realize mo to. If you are unbeliever today, I would like you to realize this thing. If Jesus Christ will come, are you coming with us? Do you want to come? Brothers and sisters, hanggat maaari, huwag kang magpapaiwan. At kung ikaw ay unbeliever, I hope and I pray. Ngayon ang tamang araw, this is the day of salvation. This is the day of good news. Ito yung panahon, ito na yun. Now is the time of salvation. Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon, tagapagligtas, namatay siya sa cross ng Kalbaryo para sa lahat ng iyong kasalanan. Hindi mo na kinakailangan mahirapan para ikay patawarin ni Lord. Hindi mo kailangan magpenitensya para patawarin ka ni Lord. Hindi mo na kinakailangan gumawa ng maraming mabubuting gawa because you are not saved by good works. You are only saved by faith in the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ in the cross of Calvary. 2,000 years ago, ibinigay ni Lord ang buhay niya para sa iyo. Available ito para sa iyo. Sa iyo rin po ito. Tanggapin mo si Jesus, tanggapin mo ang regalo ng buhay na walang hanggan. Huwag mo na itong ipagpapabukas pa. Now is the time to receive Christ as your Savior and Lord. And if you're ready, I would like to invite you, just bow down, close your eyes, and follow this simple prayer. Make this prayer as your own. Sabihin po ninyo, Lord Jesus, I receive you in my heart. I believe that you died on the cross for all of my sins. And from now on, I want to live, Lord, holy and righteous by your grace. Hindi ko kayang mabuhay ng tama, pero sa tulong mo, Panginoon, ang buhay ko ay mababago. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon ko. Ikaw nang maghari sa aking buhay simula sa araw na ito. At sinabi po ng iyong salita, kapag ako'y nanampalataya sa iyo, pati ang aking sambahayan ay maliligtas. Salamat po sa kapatawaran. Thank you, Lord. And from now on, Father, I am now yours. And my name is written in the Lamb's Book of Life. In Jesus' mighty name. Friends, kapag pinag-pray mo yan, sinabi mo yan ng taus puso sa iyong kanina habang tayo nagpe-pray. Kapatid, you are saved. Your name is written in the Lamb's Book of Life. And I assure you, it's by faith. Wala pang nakakita na inaisulat ang pangalan mo, but it is by faith. Faith is the substance of the things of poor, the evidence of things unseen. Bagamat hindi mo nakita, isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, but I do believe in my heart, if you sincerely receive Christ as your Lord and Savior today, your name is written. And I want also to pray for all the people right now na maaaring ang kanilang buhay Kristiyano ay parang alon na minsan mainit, minsan malamig, at minsan nandito sa Panginoon at minsan wala sa Panginoon. Gusto kong magseryoso ka na kay Kristo. Ibigay mo ang buhay mo kay Lord. Kapag ikinakagawa ng mali, tapos na yon. Itama mo na ang buhay mo. Mag-umpisa ka na mamuhay ng matuwid sa Kanya. Oh. Amen. Lord, I pray for all these Christians na ang kanilang faith, Panginoon, ay nagwa-wonder. Kanilang faith, oh God, ay nagfa-falter. Na ang kanilang pag-ibig sa inyo ay nawawala na. Yung mga dating tumanggap na sa inyo, mga nag-backslide, mga nanglamig, Panginoon, I pray.
ibalik mo yung dating fire, ibalik mo yung dating alab, dating init ng kanilang pagmamahal sa inyo. And I pray, Lord, maging yung mga tao, mga Kristiyano na matagal nang walang ginagawa, Lord, I pray na sila po magkaroon ng sense, Lord God, of urgency sa kanilang mga puso, that they need to work out, that they need to do something for the furtherance of your kingdom. At lahat ng mga nakikinig, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng ito. Pagpalain niyo po kaming lahat ngayong hapon ito. Patuloy kaming balutan ng iyong banal na dugo. And no works, no wiles of the enemy shall prosper in our lives. And I declare this Levitical priesthood blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance to you and to your kids and to your children's children up to the third and fourth generation. Receive the shalom peace. In Jesus' mighty name. Amen. Salamat po sa lahat ng nakinig. At antabayanan po ninyo next week yung part 2 po natin. We will talk about rapture. At yung part 3 po natin, we will talk about the 7 years tribulation period. And pag-aralan po natin itong lahat. Nang sa ganon, tayo po ay maging handa. Amen? Don't forget to share. Don't forget to like. Don't forget to subscribe on our channels. God bless you.